Magandang hapon, guys. Tapos din ng isang shift. Actually, it's Friday ngayon, pero it counts as Thursday shift kasi US ang time na sinusunod namin. Ngayon, hirap din ako magsalita kasi pinanutan ako ng ngipin at yung gums ko ngayon ay namamaga. So ngayon, yung pag-uusapan natin tulad nung huling video ko, nilagay ko is ECU, relfash, remap, or reset ata yung nilagay ko sa uli. Anyway, isa lang din kasi yun. So, ano ba yung ECU? Or lahat ba ng motorsiklo may ECU? Tatakal natin ngayon yan. So, yung ECU kasi, example, lahat kasi nung motor natin ngayon makabago na. Ang dami na mga sensor sa makina. Tapos, fuel injected pa. So, ngayon, kailangan ng mas updated na technology para mapatakbo ng maayos yung isang motor. Ngayon, kaya nagkaroon ng ECU or other called electronic control unit. So, itong electronic control unit o ECU, inakabit to sa mga sensors within the makina ng motor. Like speedometer, air and fuel ratio, parameters ng auto sensor, and something like that. So ngayon, without the ECU, or itong ECU, siya yung nagko-control, nagsasense kung mabawa sa air and fuel ratio, siya yung magbibigay ng tamang timpla ng air and fuel doon sa ating makina para tumakbo siya ng maayos. Ngayon, base sa title ng video na to, kailangan pa nating i-remap, i-reflash, or i-reset yung ECU. Well, depende yan, case to case. Case to case siya kasi, halimbawa, hindi ko naman nagpalit. Ito, napaka-common na issue ito. Hindi ko naman nagpalit ng muffler. Tapos gusto mong i-reset. Redundancy ang tawag doon. Hindi naman kailangan mag-reset ng ECU nang wala ka naman pinapalitan na part sa motor mo. Unless meron, nagpalit ka ng power pipe or nagpakalkal ka ng stock muffler mo. Yan. Pwede kang mag-reflash or remap ng ECU. Kasi para ma-adjust din yung parameters ng auto sensor at yung tinatawag nilang mixture ng air and fuel. At saka para hindi rin namamatay yung makina mo during idle ng motor mo sa stoplight. So ayun, yun yung silbi ng ECU. Adjustment or pwede mong dun i-adjust kung anong issue ng motor mo. Pwedeng dun maayos. Bawa, kung ang issue mo naman ay wala sa tambucho, kundi ang issue mo is yung throttle mo medyo twitchy or nagjo-jerk,
hindi maayos, hindi ano, unresponsive siya, pwedeng mong ipa-retune or ipa-reflash yung throttle mo, kasi itong si ECU is connected dyan sa maraming sensors sa makina, sa throttle, sa air and fuel mixture, etc. So reflashing your ECU will fix all the issue na meron sa motor mo, like tulad yan, tampucho, throttle, yung auto sensor. So lahat yan ma-adjust pag na-reflash na yung ECU mo. Ngayon, ang problema kasi sa mga bagong motor ngayon, tulad nito, motor ko, nung nakawa namin siya ng kaibigan ko, eh, naka-lean na yung air and fuel niya. Sabihin, naka-lean, hindi siya optimum para sa maximum performance ng makina. Ibig sabihin, factory default settings lang yung nandito ngayon sa motor na to. So pag gusto mong mag-squeeze out sa maximum performance ng motor mo, ang karamihan sa atin, pagkakuha ng motor, pinapa-refresh, pinapa-reset, pinapa-remap yung ECU para ma-unlock yung mga other features ng motor mo, like yung performance sa makina, efficiency sa air and gas, something like that. So safe to say, lahat ng issue sa motor mo kabuuan ay maaayos ng ECU reflashing gamit yung tool diagnostic na kinakabit sa motor mo para man-diagnose sila kung ano ba ang sira at may apply yung fix doon sa sira ng motor mo. So yun, one common thing nga yung pagpapalit ng tampocho, either power pipe or kalkal pipe, kasi pag hindi kayo nagpa-reflash or remap ng ECU, ang mangyayari niyan, masisira yung piston mo, mangingitim, at sa side na to sa valve ng motor mo. So mabubutas talaga siya, masisira eventually. Yun ang kamalian ng karamihan sa atin na nagpakalkal or nagpalit ng power pipe tapos hindi nagpa-remap. Masisira talaga yun. So better pag nagpa-remap kayo, might as well remap or reflash yung ECU mo. Syempre, marami nagsasabi dyan na mekaniko na hindi naman na natotoo na yung ECU, stock ECU at least, kundi ang sasabihin nila ay magpalit ka ng racing ECU, which is a big no-no kasi napakamahal ng racing ECU. Plus, pag ang motor mo ay hindi mo ginamit ng matagal, babalik yung racing ECU niya to stock. Yeah, man, stock. Yung kumbaga mawawala yung config pag matagal mo siyang hindi nagamit yung motor mo. Mawawala yung configuration ng racing ECU. So mangyayari, hindi mo mapapatakbo ng maayos yung motor mo kasi nawala yung configuration eh. Pero pag stock kasi, pwede mo siyang i-reflash, reset. Kaya pag may nagsabi sa inyo hindi nare-reset yun, hayaan nyo lang sila, wala silang alam tungkol doon. So better maghanap na kayo ng ibang mekaniko. Isa, isang shop na pinupuntahan ko palagi sa Peña, Francia. Shout out MYP shop. I'll post the link na lang dun sa description kung saan siya matatagpuan yung shop na yun. So shout out kay Boss Marvin,
Si Sed, si Papa G, yung mga mekaniko na yan. Hindi lang mekaniko, chick boy pa, babaero. Ayan, dadya ako lang, baka galing sila, wala akong masasabi dyan. Kaya kahit nung... Puta. Sira ulo ang puta. Kuhain to. Inong. Kuhain yan. Uwa ko yun. So ayun, may tangatangang driver. Putang ina, muntik pa akong sumalpok. At muntik pa niyong banggain yung kaninang naka-scooter na Mio. Lang niya. Biglang pumahabig pa kaliwa. Akala ko hindi ko makakontrol yung motor. Buti na lang merong konting segundo para mapahinto ko ng bahagya yung motor. Not necessarily huminto, kundi mapabagal ko silang konti para maikabig ko pa kanan. Kasi pag hindi ko naikabig yun, naisasalpok ko yung motor ko sa kotse niya. Nakikita nyo guys, hindi nabibili ng pera ang skill, driving skill, kundi ang lisensya lang. Kaya kayong mga four wheels, umayos-ayos kayo, huwag kayong tatanga-tanga. Dahil hindi lahat ng nagmomotor ay tanga. Karamihan kayong mga naka four wheels. Sino ba nabang gustong sumalpok ang 2 wheels sa 4 wheels? Sige nga, wala nga kami protection. Anyway, back to ECU. So yun, ang pinaka-common talaga is yung kalkal or power pipe. Other than that, yung iba kasi ano na lang yun eh, parang gusto lang nilang ma-optimize talaga yung capacity or capability ng motor nila. Hindi naman porket sinabing capacity or capability ma-optimize yung top speed mo na 130 maging doble, maging 260, hindi ganun yun. Ibig sabihin, lahat ng junk na pwede ma-unlock sa motor mo, pag nire-flash siya, ma-unlock siya. So ibig sabihin, bahagyang gaganda yung takbo ng motor mo, pero hindi naman to double yung bilis. Magkaiba yun. By the way, nasa sa inyo naman, option nyo kung gusto nyo magpalit ng racing ECU. Pero kung city driving lang kayo, like tulad ko, bahay, trabaho, minsan sundo kay misis, hindi best option na magkaroon ng racing ECU sa ganung kalagay na pagdadrive. Kasi kaya nga sinabing racing, pang karera at hindi pang seat driving lang na bahay opisina lang. Hindi ko lang kung magkano ang racing ECU ngayon, pero halos affordable siya. At least kapag pinag-ipon na mo, syempre affordable. Pero kung bibili ka agad-agad, medyo mabigat yun sa bulsa. Ang huling tingin ko kasi nasa 4,500 to 6,500 ata yun. O, diba, mahal. So depende pa rin yan sa brand ng racing ECU na ikakabit mo. Meron dyan, ayoko na sabihin kasi brand yun eh. Na naman tayong permission gamitin yung brand name nila. Unless meron. Pero ngayon wala kasi. Eh, hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako kasi yun nangyari dun sa bago mag lumiko ng pa-river banks. Grabe yung kotse na yun. Biglaan from inner right lane going to left kasi mag-u-turn siya sa ilalim ng tulay.
Hala ko, sasalpok ko siya. Ang daming tanga. Pero anyway, choice yung magpakatanga. Wala namang gamot doon. Bahala siya sa buhay niya. Alright. Yun lang masasabi ko tungkol sa ECU na yan. Sa mga reflash, sa remap, sa reset. Yun lang masasabi ko tungkol dyan. Pero isa lang ang nagagawa niya talaga. Pag nireset mo, reflash, remap, may ilalabas niya yung inner beast ng motor mo. Mas lalakas yung hatak. Well, except kung magpapalit ka talaga ng sprocket, kahit hindi mo i-reset yung ECU, lalakas yan. As discussed yung previous vlog ko, sprocket combinations, yan. Check now niya lang sa channel ko kung ano yun. Ano mga pinagsasabi ka dun. So yeah, ECU, electronic control unit, reset, reflash, remap, yan yung mga benefits nya. Gaganda yung performance ng motor mo, mawawala yung mga common issues like misfiring, backfire sa tambucho mo pag nagpakalkal or power pipe. Tapos yung throttle response, talagang konting pihit mo lang maandar na yung motor mo. Tapos yung mga namamatay ng makina dahil sa air and fuel ratio, mixture, mare-resolve niya rin via adjusting sa ECU. I-adjust ni ECU yung parameters ng auto sensor, kasi isa lang, para maging tama yung mixture niya at hindi mamatay yung motor mo during idle sa stoplight. So yeah, yun lang muna for now. Kung may nasabi akong mali, please comment down kung ano yun, at itatama natin lahat yan. Okay? Whew, kinabahan pa rin, oh. That's about it, guys. I'll leave you for now. I'll see you on the next one. Next video. Alright? Bye!